Hey guys! Welcome back to my channel. I am your Marceline and for today, Happy New Year! O diba, ang late ng Happy New Year ko. Anong pecha na? Welcome back to my channel. I am your Marceline and for today, this is my very first vlog for 2022. Yeah, I know. January 15 na mga Mars at kamusta kayo? This vlog is just a sit-down vlog. Gusto ko lang talagang i-share bakit ngayon lang ako napag-upload. Anong nangyari? So, kayo, kamusta kayo? Na-miss ko kayo, na-miss ko dumaldal sa harap ng camera, na-miss ko na mabasa yung mga comments nyo, ganyan. So, please do follow me on my Instagram because I do post my daily activities there. So, kung hindi man ako makapag-vlog dito, at least, diba, makakapag-chikahan pa rin tayo sa Instagram. So, do follow me here. So, for today, naisip ko lang na i-share sa inyo yun nga, bakit ngayon lang ako napag-upload. So, nung December kasi, sunod-sunod ang kaganapan. Nag-birthday yung anak ko, second year birthday nung bunso ko. And then after that, birthday ng biyanan. Oh no, birthday muna pala ng lola ko. Birthday na nag-birthday yung lola ko, December 8. Tapos nag-birthday yung biyanan ko ng December 11. Tapos nag-birthday naman yung anak ko ng December 14. And then nag-vacation kami sa Baguio and then after that, nag-birthday naman yung tatay ko ng December 22. Tapos after nun, umuwi kami Noche Buena na. And then after ng Noche Buena, New Year na. And then after ng New Year, nagkasakit na ako. So, ang daming nangyari. Ang dami-daming nangyari. And it wasn't COVID. I don't know if it wasn't COVID because I did not test. I just immediately quarantined myself nung nagkaroon ako ng flu. So, I don't know. We have antigen kits but nauna kasi magkasakit yung nanay ko. So, binigay ko na sa kanya yung natitirang antigen dito. So, hindi na ako napag-test. But now, I'm all good and there were some realizations. Actually, very timely kasi nagkaroon ako ng realizations na to post New Year, o di ba? New Year kasi, di ba, uso yung New Year's resolution, ganyan. Kayo, ano New Year's resolution nyo? Ako, definitely magbayad ng utang this year. Ang dami kong in-add to cart this year. So, magbayad ng utang. Sabi ko sa sarili ko, yun palaga, magbabayad ako ng utang. But then again, yun nga, nagkasakit ako. Hindi ko masasabi na it was because of umalis-alis kami and all. Kasi, ang nakakatawa dun, nagkasakit akong kailan nasa bahay lang kami. Kasi 'di ba after ng New Year, wala akong yaya. Umalis yung katulong ko ng December 24 at hindi na siya bumalik. Doon nagsabi naman siya sa akin na hindi na siya makakabalik kasi priority daw niya yung pamilya niya. So, I'm okay naman. Yun nga lang, hindi ko inexpect na sobrang sobrang pagod. So, after New Year, hindi na talaga kami umalis. It was good na rin kasi yun na yung pinaka-quarantine ng pamilya namin dahil nga sunod-sunod yung alis namin, nag-Baguio kami, nag-Laguna kami, and things like that. So, after New Year, quarantine kami dito sa bahay, and naglinis lang talaga ako, naglinis, and then yun, nagkasakit na ako. It was more on exhaustion. So, which led to me on what I was saying earlier na post-New Year, nagkaroon ako ng self-realizations. So, ano yung pinakaunang realizations ko? You don't need a very, very clean house to be a good mom or to be a perfect wife. Kasi, if you have been watching my vlogs, naglilinis ako ng bahay. Nagja-general cleaning ako every 15 and 30. When I say general cleaning, yun talaga yung minamop ko yung buong bahay and then pati yung walls, yung mga cabinet, lahat binubuksan ko. Inilalabas ko yung mga damit, yung mga gamit and everything to sanitize what is inside. So,
I was somehow pretty hard on myself. Maybe because ayoko lang talagang magkasakit yung pamilya ko. Ayokong, kasi yung mga bata, bigla silang pumapasok sa loob ng cabinet. Ganyan, di ba? Naglalaman silang gano'n. So, ayoko siguro na merong chance of magkasakit sila. That, you know, I did not notice that I was putting so much stress on myself already. And, another reason also for that behavior was that I am a stay-at-home mom. I don't cook. I really don't know how to, I know how to cook yung mga sinigang, tinola, ganyan, mga prinito. Alam ko yun. Pero yung mga adobo, kare-kare, I cannot do that. So, somehow, parang ang gusto kong ipambayad dun sa, hindi ako nagluto, pero malinis yung bahay ko. So, naiintindihan niyo ako. Alam ko, naiintindihan ako ng mga mami. Kasi meron tayong ganun eh. Yung kapag hindi tayo magaling sa isang bagay, pupunuan natin yung ibang factor para masabi nila na, ay, magaling siyang nanay. So, yun. Yun yung una kong realization. I was doing so much. Na wala naman actually na may measure sa akin gawin yon, pero ginagawa ko. So for this year, sabi ko, I will be more relaxed on how I clean my house. So it's still clean. I still mop, I still sweep every day, but hindi ko na masyadong inilalabas yung mga damit sa cabinet para lang punasan yung cabinet ganyan. So maybe I can do that, you know, quarterly, and you know, spot cleaning na lang. Yun ang sabi ko. Second realization ko is health is wealth. So, alam naman natin lahat na health is wealth, pero hindi natin talaga sinasagawa yung health is wealth. Aminin nyo, hindi rin kayo nagbavitamins, diba? Nagbavitamins lang kayo kapag may nararamdaman na kayo, or umuubo-ubo na kayo, or masama na yung lalamunan nyo, ganyan. So, medyo naging lax ako sa sarili ko kasi yung mga anak ko, bugbog sila sa vitamins. Yung asawa ko, bugbog yan sa vitamins. Pero ako sa sarili ko, no. I drink vitamin C from time to time, pero not daily. Nanghihinayang kasi ako dun sa pera na pinambibili ko dun sa vitamins. Sabi ko, healthy naman ako eh. Antaba ako nga, diba? So parang, I don't need vitamins. Pero hindi pala, you really need to take care of your health para ma-take care mo din yung mga anak mo. Paano ko nasabi yun? Nung nagkasakit ako, actually, dalawang araw lang akong nilagnat. So, dalawang araw akong nahiga, and dalawang araw na yung mga anak ko, hindi ko talaga sila inalagaan, wala, no contact at all. Puro yung asawa ko at saka yung anak ko yung nag-alaga dun sa dalawang maliit. So, nakita ko na kapag pala inabuso ko yung katawan ko at hindi ko inayos yung health ko, magkakagulo sila. Kasi naawa ako dun sa anak ko, sa eldest child ko. And same thing dun sa husband ko na hindi niya alam kung natuwa ako actually. Natuwa ako kasi parang na-feel ko na nakita niya yung hirap na ginagawa ko sa sama ng ugali. Pero hindi. Sobra natuwa ako kasi feeling ko na-appreciate niya yung effort ko. Pero naawa rin ako kasi after work, he needs to take care pa ng mga bata. So medyo, I really need to be healthy pala for my kids. For my husband, for my kids, for our family. So, health is wealth. And lastly, third realization ko is, I really love my YouTube channel not because of the money that I will be getting. So, paano ko nasabi yun? Sobrang thank you dahil this new year, I was able to get my Google AdSense pin. So, we all know what that means. Yes po, monetize na ang Mars Polino. Monetize na ako. But, actually, hindi yun yung nagpasaya sa akin. Ang nagpasaya sa akin, yung umabot na sa 4,000 yung subscribers ko na hindi ko inisip na aabot ako. Sa totoo lang po, kasi ang daming mommy vloggers, ang daming pwedeng panoorin sa YouTube. Pag open mo ng YouTube mo, ang dami-dami mo makikita, dami-dami mo mapapanood. So, 4,000 subscribers, talagang, what? Talaga ba? I was only looking forward for 1,000, for 1,000 lang. Kasi sabi ko, ay, pag naka 1,000 ako, legit na ako na vlogger. Mamonetize na ako. Pagka tinanong ako, how many subscribers do you have? Hindi na nakakahiya kasi 1,000 na. Pero it kept on rising and rising and rising. And I was like,
Oh my God, I am inspiring siguro other moms, or maybe natutuwa kayo kasi nakikita niyo ako nahihirapan, or maybe natutuwa kayo kapag umaalis kami, namamasyal kami kahit may COVID. Ang nagpapasaya sa akin kasi merong app, merong YouTube studio, 'di ba? Makikita mo doon how much na yung earnings mo. Yeah, nakikita ko tumataas yung money, pero actually hindi ang happiness ko pag tumataas yung subscriber count ko, hindi yung money. So, na-realize ko na this is really my happiness pala. So, I will be doing a lot more videos, more vlogs, more things in this channel. So, yon. Thank you so much for making me realize how important this channel is for me. For me to keep my sanity. Kasi kayo talaga yung friends ko. Kasi I don't have friends. Pag stay at home mom ka kasi, ang mga barkada mo, yung mga cabinet, yung mga rag, walis, ganyan. Yan ang mga best friend mo. Pero, alam nyo yun, yung kailangan mo ng social interaction. No man is an island talaga. And so far, pag stay at home mom ka, medyo mahirap talaga. Lalo ngayon, pandemic. So, kayo na lang yung outlet ko. Yung merong mag-message sa akin na, uy, Mars, alam mo pa, ganyan, 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 blah, blah, blah. So, it's really, really nice. It's a good feeling. So, those are my, you know, top three realizations for this year. So, again, Happy New Year. Kayo, kamusta? Message nyo ako. And that's it. That's it for this vlog. Sana nandito pa din kayo for this year. At sa mga susunod pa na vlogs, please do comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong pag-usapan. But I can see that you have been loving my Day in the Life vlog, so I will be continuing it. At yung mga online racket natin yan, magfo-focus din tayo dyan. So yeah, that's it for this vlog. Thank you for being with me. Thank you for watching. Don't forget to subscribe onto this channel and follow me on my Instagram account for more chikahan. Bye! Happy New Year!